Kamusta po? Maligayang panonood sa aking channel. At ito ay ang episode 326 sa ating series sa pagbisita sa Libingan ng mga sikat. Sa yugtong ito, tayo nagbalik sa Libingan ng mga bayani sa lungsod ng Taguig upang maganap ng mga kilalang individual gaya ng ating mga bayani, dating artista, mga awit, politiko, atleta at mga negosyante na nakalibing sa bahaging ito ng Metro Manila. Halika't sumama kayo upang muli nating sariwain, pagdiwang ang buhay at bisitahin ang huling antungan ng pambansang siyentipiko sa larangan ng Opthalmology at pambansang alagad ng sining sa larangan ng musika. Matatagpuan sa Section 12 ng sementeryo ay ang lugar kung saan nakahimlay ang ating mga pambansang siyentipiko at pambansang alagad ng sining, kabilang sina Dr. Geminiana de Ocampo, isang pambansang siyentipiko sa larangan ng Opthalmology, at si Ernani J. Cuenco, isang pambansang alagad ng sining sa larangan ng musika. Si Dr. Geminiano Chongson de Ocampo ay sinilang sa bayan ng Malolo sa lalawigan ng Bulacan noong 16 ng Setyembre taong 1907. Siya ay isang ophthalmologist at naging pangunahin at tinuring na ama ng modern Philippine ophthalmology. Si Dr. de Ocampo ay nagtapos bilang valedictorian sa Bulacan National High School sa bayan ng Malolos. Siya ay nag-aral at nagtapos ng kursong ophthalmology mula UP noong 1932. Si Dr. de Ocampo ay naging instrumento para rin maitatag ang Philippine Eye Bank noong taong 1950 at nagsilbing consultant nito. Taong 1951 nang si Dr. de Ocampo ay nagturo sa UP at kalaunan ay naging professor ng Ophthalmology College sa UP PGH Medical Center. Si Dr. de Ocampo rin ang nagpasimula ng cornea transplantation dito sa Pilipinas. The cornea is the transparent, dome-shaped surface of the eye where light enters. It's a large part of the eye's ability to see clearly. A cornea transplant, or keratoplasty, is most often used to restore vision to a person with a damaged cornea causing vision loss. A circular incision is made around the damaged cornea and removed. Donor cornea is then placed and sutured into position. Siya rin ay nagdisenyo ng instrumentong cornea dissector na ginawa ng kumpanyang Stars and Company ng Amerika. Noong taong 1982, si Dr. de Ocampo ay ginawaran ng noy Pangulong Ferdinand Edrelin Marcos bilang pambansang siyentipiko sa larangan ng ophthalmology. Siya ay pumanaw noong ikadalawa ng Setyembre taong 1987 sa edad na 79. Matatagpuan sa bandang likuran ng libingan ni Dr. de Ocampo ay ang huling antungan ng pambansang alagad ng sining para sa musika na si Ernani J. Cuenco. Si Ernani Hoson Cuenco ay sinilang sa bayan ng Malolo sa lalawigan ng Bulacan noong 10 ng Mayo taong 1936. Siya ay isang tagalikha ng musika, musical director at guro para sa musika. Si Cuenco ay nag-aral at nagtapos ng kursong musika mula sa UST kung saan siya rin ay nagturo ng musika hanggang sa kanyang pagpanaw. Si Cuenco ay nakilala sa maraming mga komposisyon kabilang mga kantang 1977 kahit na magtiis kasama si Levi Silerius sa Titik na kinanta ng dating Pangulong Joseph Estrada, Diomedes Maturan at Basil Valdez. Kahit na magtiis nang matinding lusa, kahit apin mo ang aking pagsinta, lagi ikaw rin na mamahalin. "1977, gaano ko ikaw kamahal,
kasama si Levi Celeri sa titik nito na kinanta ni Celeste Legaspi. Ikaw ...1977, Bato sa Buhangin, kasama si Snafu Rigor para sa titik nito na kinanta ni Yoli Samson ng grupong Cinderella. ...1978, Hamog, kasama si Levi Celerio para sa titik nito na kinanta ni Haji Alejandro. Ikaw na minahal ko sa aking buhay, pag-ibig ko'y di magwawakas ilanman. Si Cuenco ay nakagawa ng halos 300 mga soundtracks na ginamit sa mga pelikula mula taong 1966 hanggang 1989. Ang ilan sa mga ito ay ang 1966 Wild Wild Jazz na pinagbida ni Jess Lapid kasama sina Eddie Garcia, Perla Bautista, Miriam Murado at Merle Fernandez. 1973, Arap Is My Guy na pinagbida ni Joseph Estrada at Nora Honor. 1980, Ang Leon at Ang Kuting na pinagbidahan nina Fernando Poe Jr. at Sheryl Cruz. Ang isa sa kanyang mga huling obra ay para sa pelikula noong taong 1988 na Batas sa Aking Kamay na pinagbidahan ni Fernando Poe Jr. kasama sila Charo Santos at Eddie Garcia. Si Cuenco ay pumanaw noong 11 ng Hunyo taong 1988 sa edad na 51. Taong 1999, 11 taon matapos ang kanyang pagpanaw, si Cuenco ay ginawaran bilang pambansang alagad ng sining sa musika ng Noy Pangulong Joseph Estrada. Sa mga susunod na yugto, pagpapatuloy natin ang pagbisita sa Cementerio del Norte sa Maynila at dito sa Libingan ng mga Bayani sa bayan ng Taguig. Abangan sa channel na ito at magpo-posting kami ng iba pang mga videos pagdalaw natin sa Loyola Memorial Park, sa Parañaque at sa Marikina. Salamat sa panonood. Maaari lamang na mag-subscribe kung gusto niyo ang channel na ito at magkita-kita tayo sa ating susunod pang mga pagbisita. Sa mga na mayapang sikat at iba pang personalidad.